Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Bless po kayo ni Lord sa seed. Amen. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord. We bless your name, Panginoon. Purihin ka, Lord. Sambahin ka, Ama. Lord, salamat po ngayong gabi. Lord, for the privilege, O God, na magamit mo ngayong gabi para sa iyong mga manggagawa, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang inihiling, kundi ang pagsama mo. Lord, ang kapangyarihan mo ang siyang lumukob, Lord God, sa lugaring ito, Panginoon. At Lord, hayaan mo ang kapangyarihan mo ang bawat, Lord God, salita na maririnig namin, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso't isipan. Lord, I rebuke every wandering mind in Jesus' name. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na matanggap namin ang biyaya buhat sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas po na palakpak sa Panginoon. Amen. Bago magpapakilala po muna ako para sa mga hindi nakakilala sa akin. Kasi po nakikita ko may mga hindi po kilala din eh. Amen. Ako po si Sister Lorelie Desear. Amen. One of the primary leaders. Amen. At nandito po ako sa church na to since year 2009. Amen. At nakita ko po ang pagkilos ni Lord sa akin at ang pagbabago niya sa akin. Since then, up until now, amen, ang paggamit niya sa akin sa mga kabataan. Shout out sa mga kabataan dyan. Yan. Amen. At nagpapasalamat po kay Lord kay, sa privilege. And of course, kay Mami na ngayon nagpapahinga and kay Pastora Melan and the leadership po. Si Lord po ang manguna ngayon, magpala sa bawat isa sa atin. Amen. Ngayon po, I would just want to share that I've never been more afraid in life than what happened to me last few weeks po. Sobra po ang takot na naranasan ko noong mga nakaraang linggo po. Sino po dito yung nakakaranas ng takot? Say amen. Amen. Ngayon po, ang title ko for tonight is Do Not Fear. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, do not fear. Amen. Magbasa po tayo ng Biblia. Sabi po dito sa Isaiah 41:10. Ayan po, salamat sa aking successor sa LCD, Ate Kashika. Let's go. Amen. Sabi po dito, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Talon po tayo sa verse 13. Amen. Sabi po dito, for I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. Amen. Palakpakan nga po natin ang salita ni Lord. Amen. Sino po dito ang... merong takot sa mga bagay-bagay. Pwede ko po ba kayong interviewin ngayon? Sino po dito ang may takot sa heights? Yan. Yung mga takot mag-ride sa mga Star City. Meron na ngayon. Enchanted, yan. Takot sa mga snakes, sa mga ahas. Siguro naman po lahat tayo, no? Diba? Takot sa clowns. Sa injection, mas takot pa sa injection sa vaccine, no, kaysa sa ano, so COVID. Amen. Madami po tayong kinakatakutan, tama po. Mga takot sa ipis, ayan, takot na iwan. Wag naman ganun. Amen. Pero, ayun po, sa mga magulang natin dyan, palakpak nga po yung mga magulang natin dyan. Ayan, mga magaganda nating nanay at tatay. Amen. Minsan natatakot po tayo para sa mga ating anak. Tama po. Sa pagpo-provide sa kanila. Kahit yung mga tatay po, kahit di po nagsasalita yan, minsan kabado na yan eh. Diba? Sila lang po, hindi lang sila masyadong outspoken. Pero natatakot po kayo sa inyong mga Judith. Tama po. Lahat po tayo ngayon, lalo na sa mga nag-a-adulting na takot sa mga bayarin, sa mga Meralco. Amen. Renta sa bahay. Amen. At madami pa po tayong ibang kinakatakutan. Tama po ba? Sa mga nagtatrabaho, takot sa boss, mapagalitan. Amen. Sa mga estudyante naman, takot hindi makapasa ng module on time. Hindi makasubmit ng mga projects and everything. Amen. Yung iba naman po, takot kung darating pa ba yung one true love niya. Amen. Madami tayong mga kinakatakutan. Amen. And yung fear natin sa iba po, rooted sila sa past.
Tama po, may mga trauma. Amen. Meron po akong kilalang tao, takot siya mapagalitan. O takot siya magkamali. Kasi lumaki siya sa household na yung papa niya ay lagi siyang pinapagalitan kahit mga maliliit na bagay po. Hanggang napat nadala niya sa paglaki niya. Amen. May mga ganun po eh, tama po. Hindi ko naman po alam yung mga pinagdaanan niyo sa buhay niyo nung mga maliliit pa po tayo. Amen. Pero kasama na rin po yung insecurities and doubts sa mundo. Amen. Actually po, hindi tayo mas takot tayo ngayon hindi lamang po sa mga nangyayari sa mundo, 'di ba? Madami pong uncertainties, madaming unknown, fear of the unknown. Amen. Kahit po na makagraduate na tayo sa mga kabataan, amen, makapangasawa, meron pa rin naman pong mga bagay na natatakot tayo eh. Tama po. Amen. And the longer we reflect, the longer we realize how afraid we are. Tama po. Kung iisipin po talaga natin ng paulit-ulit, parang marirealize mo na talagang, oo nga no, talagang ang laki ng takot ko sa bagay na to. Tama po. Yet, the Bible repeatedly tell us sa mga stories sa Bible and straightforward commands, do not fear. Sabi mo sa katabi mo, do not fear. Actually, it is dubbed as the most repeated command in the Bible. Amen? Meron po mga phrase na fear not, do not be afraid, do not fear, do not worry, do not be dismayed. Napakadami po. Amen? And to be honest po, ang hirap po na, I mean, hindi siya, parang it's nearly impossible na hindi ka makaramdam ng takot. Tama po? Kahit na sabihin mo na ano no, na Kristiyano ka na. Parang given the realities of this world, parang kahit sabihin mong nananampalataya ka kay Lord, kahit na alam mong nagtitiwala ka talaga kay Lord, eh minsan talaga meron talagang mga takot sa atin. Tama po ba? And actually po, nung alam niyo po yung nangyari sa papa ko, nung na-hospital po si papa, grabe po talaga yung takot ko. Tumatawid ako sa pedestrian, umiiyak ako kasi grabe yung takot ko. Natakot na ako sa sarili ko after na eh, kasi umiiyak ako nung nasa pedestrian ako. Syempre blurry yung mata ko, bukod sa malabo talaga yung mata ko. Diba? Pero ang daming nilalagay yung kaaway sa utak ko. Kaya po talaga sobrang natakot ako that time. But instead of condemning our imperfections as Christians po, kasi kahit na po tayo ay nananampalataya kay Lord, amen, kahit we claim to have faith at natatakot pa rin tayo, amen, God is still good. Amen. Mabuti ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Sabi po dito, God knows we will face fearful situations. So instead of being ruled by fear, we are offered another path. And that is to trust the Lord. Sabi mo sa katabi mo, trust the Lord. Amen. Actually po, yung pag sinasabi, pag nababasa po natin sa Bible, diba, do not fear, it seems that it's on us. Yung magkaroon tayo ng lakas ng loob. Amen. Naharapin yung mga bagay-bagay. Diba? Tatagan mo yung loob mo, parang ikaw sa sarili mo na yun. Pero actually, courage is not the antidote or remedy to fear, but trust is. Hindi po natin kayang panindigan yung sinasabi ni Lord na huwag kang matakot, huwag tayong matakot. Pero dapat kasabay nun yung pagtitiwala natin kay Lord. Amen? Do not fear is a command of God that tells us to trust Him. Amen. Sabi mo nga po sa katabi mo ulit, magtiwala tayo kay Lord. Alam niyo po ba yung pagtitiwala kay Lord, yun yung response natin sa kabutihan ni Lord sa atin. Amen. Through the years, alam ko po madami na tayong testimonies. Tama po ba? Madami na po tayong mga napagdaanan. Amen. May it be in your family, sa sarili mo. Amen. Sa pamilya mo, sa work mo. Amen. Pero every time, sabi ko nga eh, every time we need to trust God, amen, na para bang walang nangyari kahapon, ngayong bagong araw, magtiwala ka ulit kay Lord. Amen. Kasi minsan po nakakalimutan natin eh. Diba, lalo na po yung mga matatagal na kay Lord. Amen po ba? Parang kahit na yung pinaka most basic thing na gawin natin bilang Kristiyano, yung pagtitiwala kay Lord, parang minsan nakakawala na sa atin.
Amen. Nakakalimutan na natin. Pero I only have 2 points for today. Amen. Sabi po dito, do not fear, number one, for you are called by God. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ni Lord. Amen. Nabanggit po yan ni Tatay Tisoy kanina na tinawag siya ni Lord para mangaral ng kanyang salita. Amen. Babasahin ko lamang po sa 1 Peter 2:9. Nabanggit din po ito ng ating Pastor Belen last Sunday. Sabi dito, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen. Kanina nga po nakwento ko na yung past week po, sobrang talagang sinubok ako ni Lord. Kasi sabay-sabay po siya for me. Na-hospital yung papa ko. First week po ng trabaho ko sa training. Kasi po may trinay akong work ngayon na online. And we had problems sa mga kabataan na hinahandle namin. Amen. And at the same time, it was when Pastor Benerson, in-entrust niya po sa amin yung youth department. And for me, sobrang ano niya, iba po kasi yung nagli-lead ka na, pero iba yung burden pag ikaw na talaga yung mag-head ngayon. Amen po ba? Iba yun eh. Naintindihan po ng mga leaders yun eh. And we are a natural follower po ng asawa ko, si Dave. Yan, parating na po siya ngayon. Saan dumating na siya? Para sa akin talaga ito yung word na to eh, do not fear. Pero po, yan, full support po kami ever since po. Napagdaanan po namin nag-head sa youth si Pastor Boos. Na-transfer ko po kay Pastor Edgy, kung kilala niyo po siya. Then na-transfer po kay Pastor Tisoy. Tapos na-transfer na po sa amin. To be honest po, pamilya naman po tayo dito eh. Papakatotoo po ako. Hindi po, never po naming naisip, never po naming na-imagine na one day kami po ang mag-head talaga ng youth. Kasi we are full support po kung sino man ilagay ni Lord sa youth department as head. Amen. And sabi ko, Lord, kakayanin ko ba? Kakayanin ba namin? Anong totoo ba, Lord? Pero willing ako. I'm very much willing. I really love the young people. I love leading them to Christ. Amen. Parang kulang, simula nung pumunta ako po dito sa church, talagang youth na talaga ako eh. Nagsimula ako sa wala. Pero nakita na ni Lord yung katapatan natin, ginamit tayo ni Lord sa mas malawak na gawain. Amen. Pero sabi ko, Lord, talaga po ba? Totoo po. Amen. And God reminded me that He can do wonders with willingness. Sabi mo sa katabi mo, willingness. Amen. I believe that whenever God asks us to do something, hindi tayo tinatanong ni Lord kung kaya ba natin. Tama po ba? Tinatanong po tayo ni Lord kung willing ba tayo. Amen. Kasi madami pong mga tao na, sino po dito yung nagpe-pray siya na, Lord, gamitin mo ko mightily? Sino po? Taas po natin yung kamay natin. Pero ang ironic lang, kasi every time na nagbibigay na sa atin si Lord ng way para maglingkod sa Kanya, ang sinasagot po natin, Lord, hindi ako marunong. Binabanggit natin yung mga bagay na, yung mga inadequacies natin, yung mga hindi natin kaya. Lord, para tayong mga ano eh, mga tao sa Bible, si Jeremiah, sabi niya, Lord, bata lang ako. Diba, si Gideon, parang sinasabi niya, kung itatranslate natin sa language natin ngayon, Lord, totoo ba? Sure ka dyan? Kami yung pamilya namin yung pinakamahina, tapos pipiliin mo rin ako dun. Amen. Si Moses, sabi niya, Lord, utal-utal ako eh. Amen. But God has a long history of working with and through the available. Kaya nga tanungin mo po yung katabi mo, available ka ba? Over the years po, I've seen many people. They are very talented. Kaya nilang kumanta. Kaya nilang magsalita. Kaya nilang tumayo. Pero hindi po sila naging available. Tignan mo nga po yung katabi mo kung available yan lagi. Baka po yan yung taong magaling lang, pero
pa-VIP. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag tayong pa-VIP. Amen. Sa paglilingkod po kay Lord, it's not about your talent. Sa totoo lang po, hindi po siya sa galing mong magkumanta, mangaral. Amen. Wala naman po talagang magaling sa umpisa eh. Sino bang magaling sa umpisa na? Amen. Kailangan lang natin maging willing kay Lord. Sabihin natin, yes, Lord. Naalala ko po, sabi ni Pastor Gino sa amin, nung after one Sunday, sabi niya sa aming youth core, Nak, pag meron sa inyong pinapagawa yung pastor nyo, tatlo lang yung pwede nyong isagot sa kanila. Yes, opo, amen. Ibig sabihin po, doesn't matter kung ano po ang kaya mong gawin. Amen. Tinitignan ni Lord yung willingness natin na magpagamit kay Lord. Amen. Sino po dito yung ano, yung pinupush, may nagpupush na sa kanya, uy, saling ka na sa ano? Choir. Choir. Diba? Hindi ka naman magmamic. Hindi ka naman magsosolo. Ayaw mo pa. Amen. Tinatanong ka lang naman kung willing ka eh. Amen. Sa mga times na kailangan ng may mga magpipreach sa caravan, di ba? Hindi naman tinatanong ng leader mo kung magaling ka ba magpreach. Wow. Minatano. Wala namang ganun eh. Di ba? Magaling ka ba magsalita sa public? Wala namang pong ganun sa atin eh. Ang tinitingnan lang po ng mga leader natin sa atin, at most especially ni Lord, kung willing tayo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo po, maging willing tayo kay Lord. Amen. Bakit po? Focusing on our capabilities can stop a good work even before we start. Sabi po natin kanina sa Ephesians 2:1, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Amen. Every time po kasi na may pinapagawa sa atin si Lord, wag natin tanggalin or wag nating banggitin or idahilan yung mga bagay na hindi natin kaya. Amen. Naalala ko po nung ECQ, hindi po talaga ako marunong mag-LCD. Ayaw ko po niyan kasi never pa ako nakahawak ng Mac, ng Apple, kasi puro Android po ako buong buhay ko. Naging willing lang po ako. And I can say, and I never imagined that I can worship God through clicking, through LCD. Amen? Hindi ko na-imagine, nagagamitin pala ako ni Lord through media. Amen? May mga times na sabi, naawa ako sa page ng youth, sabi ko, hindi ako, walang mga page, ay mga walang mga post. Natuto po akong mag-Canva. Natuto po akong mag-design ng poster out of willingness lang. Amen. Kaya mong magawa out of willingness lang. Ikaw po, ano na pong nakita mong punan sa church na out of willingness lang, nagawa mo siya? Amen. Kung meron kang nakita dito na madumi, di ba? Out of willingness lang, naglinis ka, napunan mo na yun. Amen. Kahit ano pong paglilingkod sa Panginoon, kaya nating gawin. Amen. Actually po, kahit sa tingin natin yung mga pinakamaliit, amen, pag si Lord natuwa sa ginagawa natin. Kasi si Lord, lagi nga natin sinasabi, di ba, sa church natin, puso ang puhunan. Amen. Sabi ni Pastora Melon, puso na tapat kay Lord. Amen. Hindi lamang po yung puso lang na puso-puso lang eh. No? Dapat may pagmamahal kay Lord, may katapatan kay Lord, kahit sa pinakamaliit na halaga. Amen. Nag-pledge ka ng 500 monthly for the heroes, maging tapat ka na doon. Amen. Kahit sa tingin nyo po, eh parang ano ba naman yung 500 sa kailangan ng church na 130,000, di ba? Parang ang liit. Pero maging tapat ka sa maliit. Sabi nga sa Bible, eh, maging tapat ka sa maliit at papagpalain ka ni Lord, ikaw ang pagkakatiwalaan din sa mga mas malalaking bagay. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen. Madami tayo minsan dahilan eh, no? Amen. Natatakot mag-pray. Di ba? Pag minsan pag may tinatanong ako, sino gusto mag-opening prayer? Parang nagagano na sila. Kru-kru. Ang mga yun. Parang mag-pray lang eh. Amen. It's your chance. It's your opportunity to serve God. Amen. Natatakot tumawak ng cell group or Bible study po. Amen. Natatakot na may mag-follow up sa mga kung sino man para i-invite sa church. Amen. Natatakot mag-exhort.
Amen. Hanggang ngayon, talagang nginig-nginig talaga eh. It's okay po na normal po talagang matakot tayo. Amen. Minsan, I mean, kabahan tayo. Lalo po pag gagamitin tayo sa pulpito. Ibig sabihin po noon, hindi tayo nagre-rely sa sarili nating kakayanan. Baka po kasi dumating sa time na magmayabang na tayo eh. Nang ang galing ko magsalita, sige ako na. Sige na, ano pa kailangan? Ako na. Amen. Kailangan rin po talagang may kababaan ng puso eh. Amen. And sabi po sabi mo po sa katabi mo minsan pa tinawag ka ni Lord. Amen. So the next time we are tempted na sabihin, Lord, hindi ako qualified. Lord, hindi ako marunong. Lord, wala akong talent, wala akong gift. Sabihin mo kay Lord, Lord, here I am, send me. Amen. Kasi hindi mo alam kung saan ka gagamitin ni Lord sa labas. Amen. Para magdala pa ng mga tao dito sa church. And praise report po. Sabi ko po sa inyo, nagtatanong ako, Lord, kaya ba namin? Siyempre, it's next to pastoring young people din po eh. Kasi you are overseeing a lot of them. Amen. Hindi po madali, to be honest. Parang wala pa po kaming anak ngayon, pero ang dami na po naming anak. Amen. Praise report po, just last week, we had our youth flicks. And we reached a total attendance of 64 young people. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Nagsimula kami na, naaalala ko, nag-service po kami dito. Ang bilang namin, 16, 17. Di pa lalagpos po ng 20. Masaya na po kami ng last week, umabot kami ng 28. At grabe po, sumunod lang po talaga kami kay Lord. Kasi actually po, matagal na po namin gawain ng flyers giving. Amen. Iba yung conviction sa akin ni Lord na mag-flyers giving kami sa Green Hills. Amen. At grabe ang ginawa ni Lord. Halos lahat po talaga ng in-invite namin pumunta sala dito. Kung fina-follow nyo po yung page namin, amen, makikita nyo dyan yung mga lalaki, yung mga babae na in-invite ng mga invite namin. Grabe po talaga ang response nila. And that day po, tumanggap din sila kay Lord. They prayed a prayer of salvation. Amen. And they really enjoyed the program. Amen. Kaya po, kung meron po kayo dito sa mga bago po, kung meron po kayo mga anak, ages 13 to 18 years old po, we invite them every Saturday. Amen. Meron po kaming youth birthday bash this Saturday. Yan, palakpakan naman natin mga birthday babies, June babies. Amen. We celebrate them because we know that life is from God. And may mga kabataan din po talaga na ano eh, na they don't feel loved, siguro, or may pagkukulang sa bahay nila. Kaya we ask God for wisdom, and that's the result na nagkaroon kami ng birthday bash to appreciate them, to celebrate them. Kasi madami pong mga youth na nagsabi na last youth birthday bash namin, talagang wala daw silang handa. Pero nung pumunta sila dito, talagang pinaghandaan pa sila. Amen. So palakpakan po natin si Lord. Naalala ko po, may mga time na parang nakakapagod eh. Sino po dito na napapagod siya minsan? Lalo na po yung parang routine na lang yung ginagawa. Di ba, hindi naman po natin ginusto o hindi naman po natin sinasadya. Pero minsan parang nakakapagod din. Pero I keep this in mind, sabi ni Mami, to serve God is the highest calling. Hindi man, ako po personal, hindi man po ako ang tao may profesyon na napakalaki ang sweldo. Amen? Hindi man po ako ang, wala man po akong master's degree o kung ano mang mapapagmalaking achievement, accolades na pwede kong ibalandra sa mundo. Amen? Pero isa lang po ang gusto kong malaman ng proud ako ng tao sa akin, na lingkod ako ni Lord. Amen. Maging ganun din po tayo. Amen. Every time we have that moment na hirap na tayong parang nakakasawa na eh. Parang lagi na lang sa church. Yan, uwi na. Diba? Pero lagi kong sinasabi kay Lord, Lord, to serve you is the highest calling. Amen. Wala na akong ibang gustong gawin sa mundo kundi maglingkod kay Lord. Amen. And to follow naman po lahat ng blessing eh. Amen. Lalo na pag si Lord ang nagbigay ng vision, siya din yung bahala sa provision. I really believe in that all these years. Sa lahat po ng mga plinano, lalo na sa mga youth, kasi po sila po talaga yung hawak namin. Amen. Kung ano man yung mga plano, yung vision, amen, si Lord din talaga nagpo-provide. Amen. Yung provision ni Lord, grabe, umaapaw. Amen. Di mo sukat akalain.
Amen. And another bonus po, naalala ko kasi, hindi po to kasama sa, ano, sa preaching ko po talaga. Pero I remember one day na nagde-devotion ako, nabasa ko po yung part na unang miracle ni Lord, ni Jesus. This is our bonus, our as children of God or as servants of God. Si Lord po, love niya or gusto niya i-display yung glory niya. Naalala niyo po yung wedding in Canaan? Wedding in Cana. Amen. Every time na meron tayong heart na willing magpagamit kay Lord, alam niyo po, yung revelation sa akin ni Lord, kung sino yung mga naglilingkod kay Lord, sila yung unang-unang makakakita ng miracle ni Lord, yung glory ni Lord. Kasi hindi po nakakita, hindi po ibang tao ang nakakita ng unang miracle ni Jesus, kundi yung mga servants niya. Kumbaga, sa concert, tayo mga lingkod niya nasa front row. Amen. Tayo yung unang nakakita ng glory ni Lord. Tayo yung unang makakakita ng miracle ni Lord. Kaya kung meron ka pong, for example, meron kayong inaaya ng mga tao sa church. Amen. Ikaw po yung unang-unang makakakita ng miracle sa buhay nila na binabago na sila ni Lord. Amen. Na akala mo dati parang takot ka na eh, guns eh. Parang ikaw na yung sasaksakin anytime eh. Pero makikita mo, nagtataas na siya ng kamay kay Lord. Amen. Priceless po talaga yung mga ganong moment. And I encourage everyone na patuloy tayo maglingkod kay Lord. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Mabilis lang po. And next po, do not fear. Una po kanina, for you are called by God. Ngayon po, number two, do not fear, for He can be trusted. Sabi mo sa katabi mo, God can be trusted. Amen. I have never known what it's like to really trust God. Simula nung mga moments na wala talaga akong mapagkapitan. Sino po dito yung nakaranas na wala na talaga siyang malapitan? Parang kahit na yung mga taong pinaka aasahan mong tutulong sa'yo ng unang-una, may mga moment po talaga na ganun eh. Hindi naman po sa sinisisi natin sila kasi they have their own battles din na hindi natin alam. Amen. Pero may mga time talaga na wala ka ng ibang makakapitan kundi si Lord. Naalala ko nga po, ipatotoo ko rin po. Dahil nga po sa nangyari sa papa ko, diba, kailangan din po niya ng, ano, ng lab exam or mga tests. So, hindi ko alam na may nabanggit ata si Kuya sa akin na hindi ko maalala na ako pala yun. Sa akin pala yun. Kumaga yung amount na kailangan erase, akala ko magtutulungan kami. Then one Saturday, after lang po ng youth yun, nag-chat kami. Tapos sabi ko, Kuya, ano, parang medyo malabo pa kasi may discrepancies pa kami sa work, parang hindi maayos yung contract namin and all. Tapos wala talaga akong malapitan. Sabi ko, grabe, nakabahan ako. Maya-maya po, pag medyo busy po kasi, pagkakita ko po, naka-block na ako. Binlock na ako ng kuya ko. Say, wala po talaga akong any means para makausap siya. Hindi ko alam kung anong number niya. Messenger lang po talaga. Hindi pa kami friends. Messenger lang. So, nung binlock niya ako, grabe, sabi ko, hindi ko alam kung paano ko i-handle yun. Then, Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi ko pa alam anong date talaga gumawa ng himala si Lord. Kasi nag-chat po bigla yung mama ko. Ang mama ko kasi hindi marunong mag-cellphone. Doon siya sa my day nag-chat. Hindi ko alam bakit. Di ba pag Monday po you can comment? Basta doon lang siya. Ayaw niya ng messenger. Doon siya nag-chat. Sabi niya, Rayleigh, meron ka na bang pang-love ng papa mo? Kasi parang June na, parang tapos na yung, di ba po sa mga reseta, parang good for 2 weeks lang. Super lapse na po, parang 4 weeks na siya. Kasi wala nga po kaming talagang mapang lab exam pa kay Papa or lab test. Tapos sabi ko, umagang-umaga po yun. Parang syempre ang hirap na umaga, tapos problema agad yung mababasa mo. Sabi ko, Lord, nag-iisip na ako sino pwede kong lapitan. Ng mga hindi ko pa nalalapitan. Pero shirinag off ko yung thoughts na yun kasi talagang ako, gusto ko talagang magtiwala kay Lord. Naiyak ako. Tapos, meron akong isang tao na una kong nilapitan of, wala po dito. Talagang nilapitan ko siya, minessage ko siya.
unfortunately, he's not able to give anything. Then tapos, ang himala ni Lord, that day, bigla siya nag-chat. Parang 2 weeks after, may chat ako sa kanya eh. Parang sabi ko, thank you anyway. Sabi ko, just pray for my papa. Tapos, bigla siyang namamusta. Kinamusta niya yung papa ko talaga. Then after that, meron na pong reference number. Hindi ko po alam talaga kung paano kumilos si Lord kasi grabe po talaga yung provision ni Lord. Amen. Pero grabe yung pagkilos ni Lord. Yung mga times na, actually, this is me. Kasi simula nung bata ako, nung youth pa lang ako, kahit yung mga convention, camp, hindi po talaga ako humingi sa mga magulang ko. That's my testimony kasi ayoko mapulaan nila yung church every time na may mga gala kami. Nagugulat na lang kami. Nagugulat na lang sila, nasa Baguio na ako. Hindi nila alam saan nanggaling yung pera ko. Pero yung mga pledge ko, talagang hindi ako humingi sa kanila. Sa mga kabataan, I challenge you, increase your faith. Huwag kayo manghingi sa mga magulang nyo. Kayo, humanghingi kayo kay Lord. Yun talaga yung ginamit ko. Yun talaga yung buhay. Kasi sabi ko, Lord, gusto kong makita ulit paano ka gumalaw. Kahit napaka-liit lang na bagay, provision, pero nakita ko yung pagkilos ni Lord. Palakpakan po natin si Lord. Sabi po dito sa Acts 27, mayroon po ditong story na si Paul ay nasa isang barko po. Pero mayroon pong isang napakalakas na bagyo. Amen. And dumating sa time na may pangungusap na sa kanya si Lord eh. Pero syempre, hindi naman niya makokontrol yung captain. Tama po? Hindi naman niya masasabihan na wag muna tayong pumalaot. Kasi sino ba naman siya? Amen. Hindi na, mga unbeliever naman po yun, yung mga nasa barko. And dumating yung time po na sobrang lakas ng hangin, ng bagyo, kailangan na po nilang magtapon ng mga gamit nila. Una yung mga, siguro mga bagbag pa ng bawat isa, mga cargo. Hindi po nasapatan, talagang nagtapon na sila ng mga gamit sa barko mismo. Amen. Pero dumating sa time na, sabi nga ni Pastor Blen, di ba, the angel of the Lord came. Ibig sabihin si Jesus yun. Basahin po natin sa Ate Kashika, sa 23, Acts 27:23, sabi dito, "For this very night, there stood before me an angel of God, to whom I belong and whom I worship. And he said, 'Do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar. And behold, God has granted you all those who sail with you.'" Ito po yung pinaka gusto kong matandaan natin na verse. Sabi po sa 25, "So take heart, men, for I have faith in God that it will be exactly as I have been told." Amen. Sa other translation po, "Take courage, men, because I believe God that it will be just the way it was told to me." Sino dito ang nakatanggap na ng salita galing kay Lord? May mga times na hindi natin maintindihan bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Pero this word comforted me and confirmed me that God is faithful. Sabi doon, I believe God that it will be just the way it was told me. Naniniwala ako na kung ano man yung mangyayari, yun ang talagang sinabi ni Lord sa akin. Amen. Hindi man natin maintindihan kung paano natin ma-achieve or ma-acquire yung promise ni Lord. Pero katulad ng sinabi ni Paul dito, lahat pala na nangyayari sa buhay natin, it's orchestrated by God. And hindi man siya yung plot twist or moment na ina-expect natin. Pero the end result is the same. Kung ano yung pinangako ni Lord sa'yo, yun pa rin yung mangyayari sa'yo. Kahit anong nangyayari kila Paul, ano na sila,
na binagyo na sila. May mga namatay na sa kanila actually. Amen. Pero yung end result, yung pangako ni Lord sa kanila, yun pa rin. Yun yung pinapaniwalaan ni Paul na kung ano yung nangyayari sa akin ngayon, si Lord alam niya. Amen. Sabi nga sa Romans 8:28, God has told us that despite the storms, He will work all things for our good and His purposes. Amen. Kahit ano po yung mangyari sa buhay natin, no, hindi man natin maintindihan. Amen. May mga struggle tayo na parang sobrang sakit. Di ba meron tayong mga reroute? Sino yung mga nagda-drive? Di ba minsan may mga talagang sinusundan tayong path sa ways. Pero minsan talaga kailangan tayong i-reroute ni Lord. Di ba? Hindi natin maintindihan kung ano ba, babalik pa siya doon. Amen. Pero ang sabi sa salita ni Lord, mangyayari kung ano yung sinabi ni Lord. Kaya sino po dito yung mayroong pangako si Lord na pinangahawakan niya sa buhay niya? Amen. Manalig lang tayo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka lagi kay Lord. Amen. And another thing, even when a situation is not so easily redeemable, amen, God has told us that He will still use it for good. Naintindihan niyo po? Ulitin ko, even when a situation is not so easily redeemable, yung parang ang hirap baguhin or ang hirap, for example, lunod na, ang hirap ng iahon. Naintindihan po ba natin? Pero sabi ni Lord, He will still use it for good. May mga pagkakataon na parang may mga bagay na ang hirap mapagtagumpayan. Hindi man siguro sa'yo, siguro sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo, o sa mga taong hinahawakan mo, grabe na yung nangyari sa kanila. Parang ang hirap ng iahon. Amen. Sino nakakaranas ng ganun? Sabi ni Lord, He will still use it for good. Amen. Naalala ko yung mami natin. This church is going through a lot. Amen. Sabi po kasi sa Bible, even the very elect, amen, madami talagang mag-fall away. Amen. May mga kapatid tayong missing in action ngayon. Amen. And the church is going through a lot of struggles. Amen. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng prayer and fasting eh. Amen. Para ang hirap i-redeem, no? Para ang hirap mabawi na maging maayos yung kalagayan ng mami natin. But sabi ni Lord, God will still use it for good. Amen. Naalala ko yung tema natin ngayong kasaganaan. Sino mo nakakaalala? We cannot testify the goodness of God without having trials. Without having any temptation na napagtagumpayan natin. And this is the season na tinatawag tayo ni Lord bilang magkaisa, bilang pamilya. Amen. Hindi ko alam kung mayroon din kayo pinapagdaanan sa family nyo, may it be a family member na talagang ang hirap hatakin. Amen. Pero God promises that He will use it for good. Sabi nga sa Genesis 50:20, kaya ni Lord i-turn around yung situation mo and use it for good. Kahit na sa tingin mo sobrang hirap na. Amen. God can still use it for good. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Sabi dito, another verse, last verse ko na po, sabi dito sa 2 Corinthians 4:15, indeed, everything is for your benefit so that as grace extends through more and more people, it will cause thanksgiving to increase to the glory of God. Amen. Yung mga napapagdaanan po natin, si Lord, He is faithful. Amen. And one day you will see the breakthrough, yung pagkilos ni Lord, yung glory ni Lord, yung miracle ni Lord, hindi lang para sa'yo. Hindi, sabi mo sa katabi mo, hindi lang para sa'yo. Amen. Yung pinagdadaanan ng church natin ngayon, pinagdadaanan ng mami, hindi lang para sa kanya, hindi lang para sa atin. I believe in one day kay Lord, meron na tayong testimony ni Lord kung paano niya niligtas yung mami. Tama po? Sorry po, na-overwhelm ako sa presence ni Lord.
And we will still have another testimony. Kung paano kumilos si Lord sa Inglesia natin. Palakpakan mo natin sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, God can be trusted. Mapagkakatiwalaan po natin si Lord. Amen. Hindi tayo iiwan ni Lord sa laban natin dito. Amen. And you all already see the faithfulness of God in your brother or your sister. Amen. Yung mga kasama natin dito, lagi natin naririnig yung mga patotoo nila every Wednesday. Amen. And you witness God's faithfulness kahit sa mga kakilala mo sa mga malalayong lugar na nananampalataya rin kay Lord. And you even experienced God with faithfulness sa buhay mo. Amen. And this is my challenge for tonight. Amen. When life feels like it's the worst, amen, we know Jesus is still at work making all things new. Amen. Si Lord laging, kay Lord laging may simula. Kay Lord laging may himala. Amen. Hindi mo man alam kung paano. Parang imposible ngayon, parang nakikisama ka lang sa prayer and fasting. Di mo pa nga sure kung ina-accept ni Lord yung prayer and fasting mo. Pero maniwala ka kay Lord na si Lord mabuti eh. Amen? He honors effort. He honors your work. Especially, he honors your faith. Especially when you trust Him. Amen? Katulad nga po ng salita ngayon, do not fear. Meron lang po akong idadagdag, the fear, amen, the only fear that is valid is fear of God. Yun lang po talaga yung valid. Amen. Alam ko po, it's in your heart na kailangan di tayo matakot kasi si Lord mabuti. Pero wag nating iwala sa equation yung fear of the Lord. Umasa tayo lagi ng provision ni Lord, umasa tayo lagi na kikilo si Lord. Pero wag natin iwala yung fear of God sa atin. Kung meron kang kakatakutan, walang iba kundi si Lord. Tabi mo sa katabi mo si Lord. Naalala ko, kahit few years ago, laging sinasabi nila, Mami, malapit nang dumating si Lord. Anong date na ngayon, amen, mas malapit nang dumating si Lord. At wala po tayong ibang kailangang ihanda, kundi yung mga sarili natin na madatnan tayo ni Lord na maayos. Amen. Huwag po nating ma-sidetrack or huwag tayong ma-sidetrack lang sa isang bagay na puro paghingi kay Lord o puro provision ni Lord. Higit sa lahat yung kabanalan sa puso natin. Naalala ko nga po, meron tayo sa church, di ba? Holiness, faithfulness, and righteousness. Yun po yung talaga yung tatlong aspeto na kailangan nating ihanda sa puso natin. Amen? Na kahit anong mangyari sa mundo, ikaw, wala kang ibang kinakatakutan, kundi ang Panginoon lang. Amen? Lumakad tayo na may kabanalan kay Lord. Amen? It's not enough. I've seen many people, I know many people na they're very active. They're very available. Amen? Naririnig mo yung mga patotoo nila. But they are living two lives. There's a part of them na hindi ayos kay Lord. Nawawala po tayong ganun dito. Amen? Wala po tayong tinatago kay Lord. Amen? Akala mo, blessed na blessed ka sa taong yun, pero hindi mo alam, meron pala siyang meron palang ibang agenda. Meron palang hindi maayos sa kanila na nakakatakot. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakakatakot. Wala po tayo ibang kailangan katakutan kundi si Lord lang. Amen? Kung wala ka po ngayon na hindi mo alam kung paano lumakad sa kabanalan ni Lord, umpisahan mo sa laging pagbabasa ng salita niya. Amen? And we are so blessed with this church. Kasi meron tayong church na pamilya. Amen? Tignan nyo nga po yung paligid nyo. Sabihin nyo po, pamilya tayo. Sabihin nyo po, wala ka ng choice. Kapatid mo ko kay Lord. Yung iba para lugi eh. Amen? Meron tayong church. We are so blessed with this church. Kasi meron po tayong pamilya. Meron tayong isa't isa. Amen? Na nagtutulungan. Amen? Kung meron ka pong
Kung meron ka pong kailangang iayos sa puso mo, kung meron kang kailangan i-confess, you do it. Sa mga kabataan, kung meron kayong kailangan i-confess, amen, aminin sa mga leaders nyo, even po sa mga nanay, sa mga tatay natin, sa mga matatanda na, amen. Kung meron kang kailangan ayusin sa puso mo, amen, the best time is right now. Amen. Hindi natin alam kung kailan darating si Lord eh. Pero malapit na. Amen. Pero ang challenge ko sa inyo, pag dumating ba si Lord, amen, confident ba tayong humarap sa Kanya na wala tayong tinatago? Amen. Kasi ang topic natin ngayon, do not fear. Amen. But again, amen, kailangan natin, the only fear that is valid is fear of the Lord. Amen. Fear of God. Amen. Lagi tayo magpakaayos kay Lord. Amen. Alam ko po, we are striving, we are doing our best. Tama po ba? We do it with all our hearts na umattend ng mga services, umattend ng prayer, makibahagi sa fasting. Amen. Tayo din po. Amen. Lagi tayong mag-check. Sabi nga sa Jacob, 'di ba? Attitude check. Amen. Kailangan laging kapuri-puri kay Lord. Amen. Hindi po 'yun limited sa mga kabataan lang, kundi po sa mga tatay natin, sa mga nanay natin, sa mga atit kuya natin. Amen. We should live a holy life. Amen. At alam niyo po, lahat naman ng ito, walang ibang mapupurihan kundi si Lord lang eh. Amen. And we can trust God that He will do what He says. Amen. Si Lord tapat. Amen. Kung tapat tayo naglilingkod sa Kanya, yung mga pagpapalang sinabi niya sa atin, tapat siya eh. Pero if we do it otherwise, tapat din siyang maging Diyos ng maghahatol sa atin. Amen. He cannot turn back to His word. Amen. It's sad kung mayroong mga taong talagang ayaw nilang sumunod kay Lord. Amen. Sabi nga po eh, kahit yung pinakakaaway mo sa mundong to, hindi mo hayaang mapunta sa impyerno eh. Amen. Lalo na tayo. Amen. Na naglilingkod kay Lord. Hindi na natin kailangang isipin pa kung langit o impyerno, pero lalo tayong magpakaayos kay Lord. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen. At maging buhay po natin yung pagtitiwala natin kay Lord. Amen. Kung napagkatiwalaan po natin si Lord sa buhay natin na sa kabilang buhay, lalo na ngayon, sa buhay natin ngayon na literal na nabubuhay pa po tayo. Amen. Huwag tayong matakot na humayo kung ano po yung conviction sa'yo ni Lord to do. Amen. Sa ministry mo po or sa department na kinabibilangan mo. Amen. We have to do what God is telling you. Amen. So malakas sa palakpak po kay Lord. Amen. And tayo po tayo lahat. Amen. Papuri kay Lord. Amen. And